Chief, maayong hapon. May hapon. Ako si Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas. Ako po yung laging kulit ng text sa inyo. So ako po yun, sir. Yes, thank okay. you. Yes, sir. Ito, pagkatapos po ng libing ng mga Parohinog, may pangamba po, sir, na baka may mangyaring paghihiganti daw, panggugulo, mula po daw sa mga sympathizers or supporters ng mga Parohinog. Were you able to validate, no, itong mga ganito po na mga balibalita? At meron man o wala, ano po ang mga pinaghahandaan natin ngayon to tighten up the security po, peace and security ng Ozamiz City? Yes, sir. Hindi man yun sa sympathizers nila? Mm-hmm. So mga kasamahan nila ng mga dati Parohino groups, no? Pero halatang halata, very obvious na may nangyari na nung una na sila nag-retaliate talaga, no? In which ilang police namatay. So ganoon. So inasahan natin yan. Hindi naman din tayo takot. Kami nga naghanap. Kung sila magpunta, mas maganda. At least mapakita natin na hindi duwag yung police. Kaya dumating tayo sa Ozamiz, iniwanan natin ang liti para hanapin yung Parohinog. Ngayon, nakita naman, di, at least binigay ng Panginoon sa atin yan, kaya pinagdasal natin, wala man tayo. At saka yung retaliation, sige, mas maganda kay policeman, trabaho man yun sa police. So far, sir, walang ano, nangyaring ano man? Wala pa ngayon, baka bukas, or hindi man natin alam kasi ang Panginoon lang may alam. Pero hinintay natin yan. Hindi nga hinintay natin, pinuntahan sila kung saan. Ah, okay. Sir, hanggang kailan daw po dito si Police Chief Inspector Espenido hanggang dito kailan? Sa Ozamiz City? Opo, kasi parang nagustuhan kanila, dito ka na lang daw sana. Si Sir Bato, tanungin natin. Ah, so depende umaya po sa kanya. Ako nga, magtanungin ko rin para siguro tayo ba kung saan para makaprepare man tayo ng bulletproof. Okay. Paliwanag lang po from your end, bakit daw po hindi pinayagan sina Vice Mayor Nova Parohinog e Chavez na makadalo dun sa libing po to avoid maraming kinikonsiderar ng judge natin kasi hindi man ang police ang nagpahintulot din at saka naghindi. Ah, okay. Ang huwis naman na na-assign, siya ang may order. No, kung ano, maraming dahil, no? Alam na natin na siya naman ang may alam yung judge, no? Nag-reconsider sa mga motion. So, wala tayong magawa. Ang sa atin lang, for humanitarian reason, kung ako lang, wala problema. Kaya nga, before siya dinala sa Manila, nung yung papa niya nandoon sa funeral homes, dinala ko siya doon. Pinatingin, tama pala na dinala ko. Kaya hindi naman siya makita pag libing na. So, hindi din siya magmahayo sa Tagalog. Ah, so nakapunta po siya sa Lamay? Nakaabot yun. Dito siya sa funeral homes pa. No? Okay. Dinala ko, pinala makakita siya. Tabang mo, unsay mahay. Okay. Sir, lastly lang po, pakisalaysay, ano po itong mga na-recover na firearms? Saan po galing ito na-recover? Individuals. Okay po. Individuals at saka, mostly dyan, mga barangay captain, barangay officials. Marami sa kanila yon may-ari, barangay officials. Illegal yung katawag. Ha? Illegal process, kaya na-recover. Mga legal man yung process nila, pero binigay nila sa mga tao nila. Hindi man yung mga guns yun lahat. Lahat ng mga involved yan, puros mga guns. Ano to, sir? Sinurrender o dalit? Surrender. Surrender. Last three. Thank you, sir. Sir, your reaction no po na mayroong mga police daw po na naging protector ng mga Parohinog. Ano po yung statement niyo po dito? Tsaka ano? Wala ako masabi yun, sir, kasi ang nalaman ko lang, mga Parohinog, yun sila, nagropo. Kay, alam nyo naman na bago lang ako rito, you know, December lang. So pagbalidit naman ang sa atin naka title na yan, kung sino-sino yung mga pulis niyan, i-validate pa natin para masiguro naman sa kayo, hindi naman maganda in fairness sa kanila na babanggitin at saka mag-yes ako na hindi pa natin na-validate sa in fairness sa kuan lang sa akin kay hindi makugusto yung recycle na information. Na gusto ko ako talaga malaman ko talaga na ako mismo personal na kung ano ang connection nila. Okay. Lastly on my end, sir, may isang barangay chairman sa barangay Tinago biglang nag-resign, si barangay Brandon Francisco. Kasama po ba siya sa mga list natin, sir, sa mga barangay officials or barangay chairman? Di man yung barangay captain, guns man yan. Guns. Maging kapitan ka kasi guns ka ni mayor. Wala mang eleksyon dito.
Yun man ang totoo. Mga kapitan, gaya din ni Mayor, pero maganda mag-resign para naman mataas-taas ba? Ama, at least makasoroy, makapasyal siya. Yun man ang pinakamaganda, pasyal-pasyal. Kay busy ang barangay captain, busy. Sir, si Bantay 5 to, Noel Manapsal, taga-Ozamiz talaga, sir. Binisayo na lang nato niya kay taga-Ozamiz ta, daghan mong yung makapaminaw. Nga sila. Okay, sige. Ganito na lang. Sir, taba. Yung ano, sir, ilang sana, ilang taon ka raw dito, yung tanong kanina, tapos, yung taga-Ozamiz kasi, sir, yung Ozamiz, alam natin ang sitwasyon ng Ozamiz, andito halos lahat, sabi niyang mga tao na andito yung mga tulisan, karnaper, lahat-lahat na ng mga ano. So, paano kung wala ka na? So, babalik na rin daw yung mga ganun na mga gawain dito sa Ozamiz. Paano kung wala? Kanta yata yun. Kuan na. Law-abiding police officer si Espenido, no? Yeah. Obedient tayo kung anong order, saan ang order. Mm-mm. Kinoconsidered ko yan na God's will. Mm-mm. Kaya hindi ko gusto mag, hindi pag may order ba. Pero natandaan ko, di ba ikaw yung nagtanong sa akin first sir. Time? Oh, first. Ano yung tanong mo una? Bago ako rito? Yung tanong ko sa'yo noon, na nandito ka, na na-assign ka from, pinatay mo yung mayor doon. Tapos, hindi, totoo yung tanong ko eh. Yung sa totoo lang. Di ba yan, sinabi ko sa'yo, kinakatakutan ng mga tao sa Ozamiz City na darating ang panahon na magsabong kayong dalawa. O sabong lang yung hindi mo patayan? Patayan na nga rin, ganun na rin. Nangyari na. Nangyari na. At least so, alam nyo na. Nasagot na yung tanong mo. Okay. So ang tanong lang sa mga tao, sir, na kung paano na, ay wala na yung mag-control daw ng mga hold-upping, karnaping o ano pang mga pang-ano dito. If wala ka na dito sa Ozamiz. Alam nyo, in fairness naman mo sa mga pulis natin, parehas kami ang misyon to enforce the law without fear or fibor. Yun man lang, to maintain peace and order. Hindi naman, huwag naman kayo sa ganun na suspinido lang talaga. Hindi nyo lang nakikita yung iba. Mm-hmm. But then, makikita nyo pagka may mga palit na sa akin, kita nyo mas magaling. Hindi naman sa ganun na, sa atin, fairness ba? No. Huwag lang sana unahan na desisyonan ang polis na isa lang ang nagtrabaho. Marami kami, pero hindi naman kami talaga ang totoo na trabaho. Ang pinoon ba, nag-guide. So kulang-kulang lang ang polis sa atin, iba ng yung pananampalataya ba? Okay. So sa atin naman, tinignan naman ng kuan kataas-taasan natin na hindi pabayaan muna itong Ozamiz. Okay, thanks God. Thank you. One more question. Isa na lang yung... okay, bibigay ko na lang sa kasama ko. Okay. Thank you, sir. May hapon, sir. Wayne Fernandez of UNTV. Sir, di ba nanatay na ho kayo ng mga buto? Kamustahin lang po namin kung nanabining duol ng mga pamilya nga nawadan og mga mahal sa buhay ilang years ago? Mayroon na. Mayroon na po. Mayroon na, may anak niya, may asawa niya, may kapatid niya. Nandiyan lang, mayroon pang police na namatay, nawala ang police. Pagkatapos mayroong Chinese national, Taiwanese, may iwan ko kung pinsan ba yun. Basta nagtanong lang kung... Ilang yung, pamilya sila, sir? Hindi ko mabilang, basta mayroon. Yung mga gamit, sir, na-identify ba nila kung sa kanila yun? Binigay pa natin sa medical legal. Kasi sila man kasi talaga ang mag-identify. Okay, thank you sir. Okay na. Salamat.